na Romeo Cruz. Sige po kapatid, magandang gabi po sa inyo. Andiyan na po si kapatid Nelly. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan kong Pilipino at taga-ibang bansa. Sa kasaysayan, ang ama ay nagsugo. Pumasok siya sa laman. At ang sabi, ako at ang ama ay iisa. Ako ang magtatayo ng iglesia. Kasalukuyang nagpupulong o nagsasama-sama ang mga apostoles sa magsasabi, nakapinid ang lahat ng... Ang tanong, sino ang nagsasalita ng ako at ang ama ay isa? Ako ay magtatayo ng iglesia. At nang siya'y pumasok, pinasalat niya ang kanyang figura na salat. At nang siya'y umakyat, ganoon din ang figura. Ano ang nagsalita? Espiritu o tao? Kailan nagsisimula ang isang araw? Sa buong isang araw o isang buong magdamag? Yun lamang, maraming salamat, kapatid na Eli Soriano. Salamat din po, kapatid, sa inyong pagdalo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Una, kapatid na Romeo, ang araw nagsisimula sa gabi. Sa reckoning ng Biblia, ang araw po o a day ay nagsisimula sa gabi. Basahin natin ang Genesis kapitulo 1 versikulo 5. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at tinawag niya ang kadiliman na gabi at nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Una po yung hapon. Kasi paglubog po ng araw sa hapon, yun na po ang umpisa sa mga Hudyo ng isang panibagong araw. Hindi kagaya po sa atin ang umpisa ng isang araw alas 12 ng ating gabi. Hindi po. Sa Hudyo po, sa reckoning ng Biblia, pagka ang mga Hudyo ang bibilang sa araw, paglubog ng araw, tapos na po yung isang araw. Mag-uumpisa na yung panibagong araw. Kaya sa hapon po yun. Kaya ang sabi sa Biblia, nagkahapon, nagkaumaga ang unang araw. Ngayon, dun sa isa pa yung tanong na sino yung nagsasalita. Alam nyo, mga kapatid, ang Panginoon Jesucristo nagkatawang tao, yung anak ng Diyos na dating nasa sinapupunan ng Ama, ipinanganak ng Ama yon. Nanganak ang Diyos mismong Ama. Basahin natin ang 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ipinanganak niya po yung anak. Ang nanganak ang Panginoon Diyos mismo. Bakit niya ipinanganak? 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang nakakakilala sa Ama, yung anak na nasa Kanyang sinapupunan. Pero mula sa sinapupunan ng Ama, ipinanganak siya ng Ama. Iniluwal siya. Dati siyang bahagi ng Diyos Ama, binigyan siya ng Kanyang sariling kalagayan. Ipinanganak siya. Para maintindihan mo, kapatid, si Adan, nang gawin ng Diyos, Adan lang. Pero kumuha siya ng tadyang, ginawa niya si Eva. Kaya si Eva, galing sa tadyang ni Adan, ayon sa Biblia, 2:22 ng Genesis. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Ang babae galing kay Adan. Ngayon, ang anak galing sa sinapupunan ng Ama. Ipinanganak siya ng Ama. Basahin natin ang patutuo. Sa Hebreo kapitulo 1, ganito po ang ating mababasa sa 5.
sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kaniyang ama at siya'y magiging aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon, ang sabi ng ama sa kanya. Kailan po kaya nangyari yung pagkapanganak ng ama doon sa anak? Basahin po natin ang 17:5 ng Juan. At ngayon, ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin nang kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Siya pala'y nagtamuna ng kaluwalhatian bago ang sanglibutan ay naging gayon. Kaya hindi pwedeng si Kristo'y tao eh. Wala pa pong tao, wala pang mundo. Ipinanganak na ng ama yung kanyang anak. Galing sa kanyang sinapupunan. Sabi niya, luwalhatiin mo ako, ama, nang kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. And now, Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Before the creation of the world, he received glory from the Father. Ang kaluwalhatian na galing sa Ama, tinanggap niya na. Ano ba yung kaluwalhatian ang tinanggap niya sa Ama bago ang sanlibutan ay naging gayon? 5:5 ng Ebreo. Gayon din si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya ay nagsabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Ayon, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Nangyari po yan, wala pa mundo. Kaya nung wala pa mundo, may mag-ama na eh. Meron ang mag-ama, yung ama saka yung anak. Basahin natin ang Kawikaan 34. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Sino ang nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa? Who established the ends of the earth? What is his name? And what is his son's name? If thou canst tell. Ibig sabihin, ano, nang gawin ang langit at lupa, meron ng mag-ama na umiiral doon pa sa eternity. Umiiral na yung anak, ipinanganak na ng ama yung kanyang bugtong na anak doon sa kawalang hanggan. Ang katunayan, basahin natin ang 5:2 ng Mikas. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Yung ipinanganak sa Bethlehem ng Judea, ang pinagbuhatan niya mula pa ng una, mula ng walang hanggan. At yan ay ang ating Panginoong Kristo. Kaya ang masasabi ko dun sa tanong mo, kapatid, ano, sino ba yung anak? Yun po yung ipinanganak ng ama bago pa itinayo ang sanlibutan. Yung anak na yun ang isinugo ng ama sa lupa. At yung anak na yun ang nagsabi na itatayo ko ang aking iglesia. Pero tanungin natin yung anak, pag nagsasalita ba siya, kanino yung sinasabi niya? 12:49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Sabi nung anak, hindi ako nagsasalita sa sarili ko. Sabi niya, kung ano yung pinapasabi nung aking ama, yun ang sinasabi ko. Yung amang nagsugo sa akin, nagbigay sa akin ng utos, kung anong dapat kong sabihin, kung anong dapat kong salitain. Kaya nung sabihin niya, itatayo ko ang aking iglesia, iglesia ng Diyos yun, kasi salita ng ama yun. Sana naunawaan mo, kapatid, na Romeo Cruz.